sum and product of the roots of quadratic equation. So, ang objective dito sa video ito ay to write a quadratic equation given the roots. Meron tayo ditong given quadratic equation. So, itong quadratic equation na to ay number 2 question dun sa activity number 2, page 67. So, ito yung quadratic equation. Gumamit ako ng factoring para masolve yung quadratic equation. At ito yung kanyang roots. So, ang ibig sabihin ng roots ay yung answer pagka isinolve mo yung quadratic equation. So, ang roots natin dito ay positive 3 at positive 2. Gamit yung quadratic equation, madidetermine natin o malalaman natin yung roots. Baliktarin naman natin ngayon. Gamit ang roots, paano kaya kunin yung quadratic equation? So, ganito. So, ito yung ating roots, 3 and 2. So, ito siya. So, ang gagawin natin o objective natin ngayon, gamit or given itong roots, aalamin natin kung ano yung kanyang quadratic equation. So, baliktad ngayon yung situation. Kanina, given yung quadratic equation, aalamin natin yung kanyang roots. Ngayon, given yung roots, aalamin naman natin ngayon kung ano yung kanyang quadratic equation. So, para malaman natin kung ano yung quadratic equation nito, gagayahin lang natin yung ganitong pattern. So, ito yung pattern natin o dapat nating sundin para makabuo tayo ng quadratic equation given yung ating roots. So, yung pattern natin ay s squared minus the sum of the roots s plus product of the roots equal to 0. So, since s yung ginamit na variables dito, kaya s yung ginamit kong variables. Kahit anong variables pwede natin gamitin dito. Pwedeng x, pwedeng y, pwedeng m. Kahit anong variables pwede. Basta yung kanyang pattern ganito. So, para makuha natin yung sum of the roots, so, pag sinabi nating sum, yung result yan pagka nag-a-add. So, ibig sabihin, itong roots na to ipa-plus natin or ia-add. So, 3 plus 2 ay 5. So, yung sum of the roots natin ay 5. So, copy yung s squared. Copy yung minus. Sum of the roots natin ay 5. S plus. Product of the roots naman. So, pag sinabi nating product, ibig sabihin, result yan pagka nag-times tayo ng numbers. So, ibig sabihin, yung roots natin, ita-times natin. So, 3 times 2 ay 6. Copy equal, copy 0. So, i-times natin ito. 5 times s. So, pinagsasama lang. 5 times s ay 5s. So, copy s squared. Copy minus. 5 times s ay 5s. Copy yung plus. Copy yung 6. Copy yung equal, copy yung 0. So, yung ating quadratic equation ay s squared minus 5s plus 6 is equal to 0. So, parehas. So, given yung roots, malalaman natin kung ano yung kanyang quadratic equation. Pansaran natin yung activity 6 dun sa mathematics learners materials for grade 9. Page 72. So, ito yung number 1. So, given yung roots, i-identify natin yung kanyang quadratic equation. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong variables. So, yung pattern natin ay x squared minus yung sum of the roots x plus product of the roots equal to 0. So, kunin natin yung sum of the roots. So, para makuha natin yung sum of the roots, i-add lang natin yung roots. So, 5 plus 9 ay 14. So, yung sum of the roots natin ay 14. So, substitute lang natin dito. Copy muna natin yung x squared. Copy minus. So, yung sum of the roots natin ay 14.
x plus, para makuha naman natin yung product of the roots, gagawin natin, i-multiply lang natin yung roots. So 5 times 9 ay 45. So yung product of the roots natin ay 45, copy equal, copy 0. So simplify natin ito, copy natin yung x squared, copy yung minus, 14 times x ay 14x plus 45 is equal to 0. So ang ating quadratic equation ay x squared minus 14x plus 45 is equal to 0. Ito yung number 2. So yung given roots natin ay 8 and 10. So para makuha yung sum of the roots, i-add lang yung roots. 8 plus 10 ay 18. Kaya 18 to dito. Product of the roots, ita times lang. 8 times 10 ay 80. Kaya 80 rito. So simplify natin ito. 18 times x ay 18x. So yung ating quadratic equation ay x squared minus 18x plus 80 is equal to 0. Ito naman yung number 4. So yung given roots natin ay negative 8 at negative 10. So para makuha natin yung sum of the roots, i-add lang natin yan. Negative 8 plus negative 10. So pagka nag-a-add tayo ng parehas na sign, ang gagawin mo lang dyan, kukopyahin mo yung parehas nilang sign, which is negative, at i-add mo yung numbers. 8 plus 10 ay 18. May separate video ko about adding integers. Ilalagay ko na lang yung link ng video na yon sa description. So, kopyahin natin yung x squared. Kopya yung minus. Sum of the roots natin ay negative 18. Copy yung x. Copy yung plus. So, product of the roots naman, ita-times natin ito. So, pagka nagta-times tayo ng parehas na sign, ang magiging product niyan ay positive. Kung hindi naman parehas, ang magiging product ay negative. So, since parehas, ita-times natin. So, negative times negative ay positive. 8 times 10 ay 80. So, kung positive sign, hindi mo na kailangan lagyan ng positive na symbol. So, yung product of the roots natin ay 80. Copy yung equal, copy yung 0. So, para hindi tayo nalilito sa mga sign, katulad nga ng sinasabi ko sa iba ko pang mga video, na yung operation, ginagawa ko na lang siyang sign. So, ito instead na minus, gagawin natin siyang negative. So, dalawa na yung negative dito, ita-times natin ito para ma-simplify. So, negative times negative ay positive. So, magiging ganito, copy x squared, magiging positive. So, 18 times x ay 18x. Copy yung plus, copy yung 80, equal to 0. So, yung ating quadratic equation ay x squared plus 18x plus 80 is equal to 0. So, ito yung number 5, given roots natin ay negative 3 at 15. So, para makuha natin yung sum of the roots, i-add natin yan. Negative 3 plus 15, so mag-a-add tayo ng hindi parehas na sign. So, pagka hindi parehas ang sign, magsusubtract ka, magmaminus. At yung magiging sign mo, kakapihin mo yung sign ng pinakamalaking number. So, 3 at saka 15, mas malaking number yung 15. So, kakapihin natin yung sign ng 15, which is positive. So, susubtract natin, 12. Kaya ang result ay positive 12. So, copy natin yung x squared. Copy yung minus. Sum of the roots natin ay positive 12. Copy yung x plus product of the roots. So, ita-times natin yan. So, negative 3 times 15. Pagka nagmumultiply tayo ng hindi parehas na sign, ang result ay negative. At ita-times mo yung number, 3 times 15 ay 45.
So yung product of the roots natin ay negative 45. So product of the roots ay negative 45 equal 0. So simplify natin yung mga signs. So copy x squared, copy negative, 12 times x ay 12x. Pagdating dito, dalawa na yung sign. Yung isa positive, yung isa negative. So gagawin natin itong sign, instead na plus, gagawin natin siyang positive. So para ma-simplify ito, itatimes natin yung signs. So positive times negative, hindi parehas ang sign. So negative yung result. Kaya negative 45 or minus 45. Copy equal, copy 0. So ang equation natin ay x squared minus 12x minus 45 is equal to 0. So since 0 yung constant term, i-omit mo na lang siya or tatanggalin mo na lang siya. So magiging final quadratic equation mo ay x squared plus 9x is equal to 0. So ito number 9, ito yung given roots. Ito yung pattern natin para malaman natin yung quadratic equation ng roots na to. So sum of the roots, i-add lang natin yung roots. So meron tayo ditong similar fractions. Pag sinabi nating similar fractions, yung kanyang denominators ay parehas. So pagka nag-add ka ng parehas yung denominators, ang gagawin mo lang dyan ay kukopyahin mo lang yung denominator, which is 6. At i-add mo lang yung numerator. So negative 5 plus negative 1 ay negative 6. So negative 6 divided by 6 ay negative 1. So pag nagdi-divide ng hindi parehas ang sign, ang quotient ay negative. 6 divided by 6 ay 1. So negative 1. So, yung sum of the roots natin ay negative 1. So, copy yung x squared. Copy yung minus. Sum of the roots natin ay negative 1. Copy yung x. Plus. Product of the roots. So, itatimes mo lang ito. So, pagka nagmumultiply ng parehas ang sign, ang product ay positive. So, negative times negative ay positive. Pagka naman nagmumultiply ng fractions, i-multiply mo lang yung number sa taas at yung number sa baba. So, maging ganito. 5 times 1 ay 5. 6 times 6 ay 36. So, ang product of the roots natin ay 5 over 36. Kung nalilito pa kayo kung paano mag-add at mag-multiply ng fractions, may separate video ka about doon. Ilalagay ko na lang yung link ng video na yun sa description. So, yung product of the roots natin ay 5 over 36. Copy equal, copy 0. So simplify natin yung sign. Copy yung x squared. Multiply natin ito. Negative times negative ay positive. So magiging positive dito. 1 times x ay 1x or simply x na lang. Plus, copy, 5 over 36 is equal to 0. So ito, hindi pa ito yung final answer. So, kung mapapansin ninyo, meron siyang denominator na 36. So, pagka ganyan, para matanggal itong 36 na to, ang gagawin mo, itatimes mo yung equation sa 36. So, ibig sabihin, kung ano yung number sa denominator, yun yung ipangtatimes mo sa equation. So, sa halimbawa na ito, 36 yung denominator. So, itatimes natin yung equation sa 36. So, magiging ganito. So, itong 36 na to, itatimes mo dito kada isang term. So, ito, itatimes mo dito. Ito, itatimes mo dito. At ito, itatimes mo dito. So, magiging ganito. 36 times x squared ay 36x squared. So, pagka nagmumultiply ng number sa letter, pinagsasama lang. 36, dito naman tayo, times x. So, copy yung plus. 36 times x, pagsasama lang natin,
36x. Ito, dito naman, ito times natin. Copy muna yung plus. 36 times 5 over 36. So, magiging ganito. 36 times 5 over 36. So, pagka ganyan, kakancel mo na lang itong 36. Ang matitira na lang ay 5. So, ang ibig sabihin, 36 times 5 over 36 ay 5. Copy equal. 36 times 0 ay 0. So, yung final answer natin ay 36x squared plus 36 plus 5 is equal to 0. So, number 10 tayo. Ito yung given roots. Ito yung pattern. Kunin natin yung sum of the roots. So, i-add natin ito. So, meron tayo ditong tinatawag na dissimilar fractions. Pag sinabi natin dissimilar fractions, yung denominators niya magkaiba. So, pagka magkaiba yung denominators, ang gagawin mo dyan, para ma-add mo yan, kukunin mo yung kanilang LCD. Ang LCD ng 3 at saka 4 ay 12. Or simply, i-multiply mo na lang yung numbers. So, 3 times 4 ay 12. So, yung ating LCD ay 12. Yun yung magiging denominator natin dito sa sagot natin. So, magiging ganito. Over 12 plus over 12. Para mo naman makuha yung number dito sa taas, ang gagawin mo, itong LCD, i-divide mo dito. At yung answer, ita-times mo dito. So, magiging ganito. 12 divided by 3 ay 4. Times negative 2 ay negative 8. Plus, dito naman tayo. 12 divided by 4 ay 3. Times 3 ay 9. So, meron na tayo ditong similar fractions. Ang gagawin mo dyan, kukopyahin mo yung denominator, which is 12. At isisimplify mo yung number dito sa taas. So, since hindi parehas yung sign, magsusubtract tayo. So, negative 8 plus 9 ay positive 1. So, copy yung x squared. Copy yung minus. Yung sum of the roots natin ay 1 over 12. Copy yung x. Copy yung plus. Product of the roots. So, yung mumultiply natin. So, pagka nagmumultiply ng hindi parehas yung sign, yung product mo ay negative. Pagka multiplying of fractions naman, imumultiply mo lang yung number dito sa taas at dito sa baba. So, magiging ganito. 2 times 3 ay 6. 3 times 4 ay 12. So, tatandaan nyo, yung answer ninyo dito sa fraction, huwag nyong isisimplify. Para hindi kayo mahirapan sa pagdetermine ng quadratic equation. So, yung product of the roots natin ay negative 6 over 12. Copy yung equal, copy yung 0. Simplify muna natin ito. So, copy x squared. Copy yung minus. 1 over 12 times x ay 1 over 12x. So, ito yung multiply natin yung signs. So, positive times negative ay negative 6 over 12. Copy equal, copy yung 0. So, ito, hindi pa ito yung ating final answer. So, kung mapapansin mo, yung denominators natin dito ay 12. So, para makancel ito, itong equation na to, i-times mo by 12. So, ibig sabihin, kung ano yung denominators mo, ayun yung ipang-times mo sa buong equation. So, magiging ganito siya. 12 times x squared ay 12x squared minus 12 times 1 over 12. So, magiging ganito. Ang gagawin mo dyan, ikakancel mo na lang yung 12. At ang matitira ay 1. So, therefore, 12 times 1 over 12 ay 1. Times x ay 1x or simply x na lang. Dito naman tayo. 12 times 6 over 12.
So magiging ganito, 12 times 6 over 12, cancel mo na lang yung 12, ang matitira na lang ay ang 6. So copy minus, ang result ay 6 is equal to 12 times 0 ay 0. So yung final answer natin ay 12x squared minus x minus 6 is equal to 0.